Hello guys! Kumusta po kayo dyan? Welcome to my YouTube channels! Ngayon po, ipapakita ko po sa inyo kung paano po gumawa ng chicken mushroom stir fries with mix of vegetable. So guys, umpisahan na po natin ang pagluluto. Ipapakita ko lang po sa inyo yung mga ingredients sa chicken mushroom stir fries. Ito po yung onion, garlic at saka ginger. Ito rin po yung ating spring onion and chili. At nai-sutay ko na rin po yung celery. And then, ito po yung ilalagay natin na mixed vegetable ng bell pepper. At saka yung main ingredients po ng ating chicken with mushroom. Ito pong mushroom. At nai-sutay ko na rin po yung ating chicken. At mamaya po, may twist po itong ating chicken mushroom. Ibe-bake ko po siya. Lalagyan ko po siya ng white sauce with cheese. At i-bake ko lang po ng mga 10 minutes para twist din po ito ng aking gagawing chicken mushroom stir fry. So guys, umpisahan na po natin mag-saute ng ingredients, which is yung una ko na po yung ginger at saka garlic. Magkakasama na po sila. Ayan po. At ilalagay ko na rin po yung onion. So, hintayin lang po natin mag-brown-brown ng mga nilagay natin ingredients, then pwede na po natin isunod yung iba pang mga ingredients nitong ating chicken mushroom stir fry. So, dangan po na, isampol sa ko na yung chicken, pati po yung ibang vegetable, gusto ko pong isunod na yung ating mushroom. Kasi medyo, ano pa po ito, hilaw pa. So, ito na po ang isusutay natin. Na ilalagay instead of chicken dahil naisuke ko na po siya kanina. So, keep going lang po ako sa paghahalo ko hanggang sa medyo maluto na po yung ating mushroom. So, maglalagay na po ako ng konting salt, which is ito po, Himalaya salt na pink ang ilalagay natin. Konti lang naman po ang ilagay ko. Ayan po, para lumasa na yung ating mushroom. Konting powdered pepper. Ayan po, lalagay po natin dyan sa ating mushroom. At hindi po mawawala yung aking turmeric. Ayan po. Konti-konti lang po siya. At ilalagay ko na rin po yung fennel seed para po lumasa na siya at masangkot siya na rin yung matrito-prito na rin po siya. Ayan po, konting fennel seed lang po. So, inihintay po natin mag-brown ng konti itong ating mushroom bago natin ilagay pa yung ibang mga sangkap. So guys, habang nagsusutay po ako nitong mushroom, magpapatalaslas lang po muna ako sa inyo. Again guys, doon po sa mga napapaligaw, dito po sa channel ko, baka pwede po naman mag-subscribe kayo sa mga new subscriber ko dyan, sa mga relatives ko, mga aunts ko, hello po. Keep sharing po dito sa aking pagluluto. Paminsan-minsan lang po ako na gagawa ng mga ulam, yung mga recipe ng aking mga pagkain, pero as much as possible, kung makakagawa ng marami, sige lang po ako. So guys, medyo naluluto-luto na po yung ating mushroom, ayan po, at kumulay na rin yung ating turmeric sa mushroom. So siguro, decide ko na rin pong ilagay yung ating mixed bell pepper. Ito po kasi yung mga raw, yung iba po na isang kutsa ko na halos lahat. Pero ganito po ko kasi ako mag-start ng aking nilulutong mga ulam. So, ayan po guys. As you can see, medyo kumulay na po siya. Kung medyo naluluto-luto na po itong mga gulay na ito, pwede na po natin iligay pa yung ibang ingredients. So guys, naluluto na po yung ating gulay. Maglalagay na rin po tayo ng extra soy sauce. Dahil konting asin lang po yung nilagay ko, mga 3 tablespoon po ng soy sauce dito sa ating sinusutay na gulay. So ayan po siya guys. Then, haluin ko na po. Siguro po, ilagay na natin yung mga extra chili na ilalagay natin para ganahan naman kayo sa ating pagkain. So, ayan po, ilalagay ko na yung chili. Huli na lang po yung spring onion pag malapit na siyang maluto. So, susunod ka na rin po yung celery. Ayan po siya.
Mga kamay na ng lola. Nagukas na po ako ng kamay. Don't worry. Everything is okay na po siya. So, isang kutsa na po natin siya ulit. So, pwede na po natin ilagay, guys, yung chicken natin na steam fry ko na a while ago. So, ilalagay na po natin para manuot na po yung lahat-lahat na ingredients sa mga sangkap na nailagay ko. So, ayan po guys, nailagay ko na. Halo lang po tayo ng halo. Hanggang ma-spread natin lahat sa chicken, yung vegetable, at saka yung lahat ng ingredients. Ayan po. Pag medyo okay na po yung kanyang mga gulay, siguro po, maglalagay din po ako ng extra dried parsley po. Wala po tayo ngayon coriander dito sa lutong to. Instead, fresh parsley or dry parsley pwede na rin po. So, ito pong mga luto kong ito, may twist po siya. Pagaya po ng chicken mushroom lang, ito po, instead, nilagyan ko po siya ng mga extra gulay pa para mas masarap po. Mahilig po kasi kami ng may mga gulay yung niluluto. So guys, ayan po, nailagay ko na rin po yung ating, tingnan nyo po yung kulay, yung ating dry parsley. Then, dahan pong ang twist natin ito is lalagay ko po sa oven. Ito po yung aking broth na may chicken broth at meron po siyang cream, double cream yung nailagay ko at konting cream cheese. Ito po yung mga nailagay ko dito. So, ilalagay na po natin siya. 1 cup of cream na yan.